Muling dumami ang mga katanungan ng mag-issue ng isang statement daw ang ating Director General ng Intellectual Property Office, at saan sinabi daw nito na hanggat hindi pa tapos ang appeal process ay hindi pa daw pwedeng gamitin ng Tito Vic and Joey ang trademark na Eat Bulaga. Okay. So, bago natin umpisahan yung pagpapaliwanag sa topic na ito, ay gusto ko munang ikumpara yung trademark certificate ng Tape Incorporated for Eat Bulaga that was issued way back in 2012 or more than 10 years ago, at yung trademark application for Eat Bulaga ni Joey De Leon that was approved, no, several days ago by the Intellectual Property Office. So, ikukumpara natin yan para maliwanagan talaga ang ating mga followers, viewers, at ating mga kababayan. Okay, umpisaan natin doon sa trademark certificate. No? Certificate na yan kasi pirmado na yan ng Intellectual Property Office more than 10 years ago. So, yan ay may kinalaman sa merchandise at goods and services. Ibig sabihin, yung trademark na Eat Bulaga ay pwedeng gamitin yung simbolo, yung logo ng Eat Bulaga ay pwedeng gamitin ng Tape Incorporated sa kanilang production of, like for instance, jacket, may tatak na Eat Bulaga dito. Yung logo, yung trademark, no? Nakalagay dito. Pwede nilang gamitin yan sa t-shirts, maging sa pundan ng unan, sa kumot, sa panyo, at sa coffee mug. Yung tatakan mo yan ng Eat Bulaga, walang magre-reklamo sapagkat ikaw ang na-issuehan ng Intellectual Property Office or IPO ng karapatan na gamitin yung trademark na yan on that particular class. T-shirt, coffee mug, panyo, kumot, bunda na unan. So walang makikialam sa'yo that because you have the right to use that. Kaya lamang, nitong nakaraang mga panahon ay nagsampa ng reklamo ang Tito Vic at Joey na kina-question yung kanilang karapatan na yan. So, pinakansila nila. They filed a petition to cancel the trademark certificate of Tape Incorporated. So, it was canceled. And according to the IPO office, si Tito Vic and Joey ang may karapatan dyan sa trademark na yan because they are the ones who conceptualize that. Sila yung nakaisip. Sila yung may tunay na may pagmamay-ari sa trademark na yan. So, yan ay dumadaan sa appeal process. No, hindi final pa nga naman daw sabi ng Director General. But as far as the Bureau of Legal Affairs is concerned, final na yan. Kaya nga lang, itataas yan sa mataas na level at subject of an appeal. So, sabi nga ng Tape Incorporated, ia-appeal nila. So, karapatan nila yon. But that right is a statutory right. It is a privilege on the part of Tape Incorporated. So, bibigyan mo nga naman ng pagkakataon na ipaliwanag na kung bakit hindi dapat kinansila ng IPO yung kanilang trademark certificate. So, pag yan dinismiss or inaprubahan yung kanilang apila ng Director General, yan po ay aakit sa Court of Appeals hanggang makarating sa Supreme Court kung hindi pa talaga magkakaintindihan. And siyempre, ang ating Supreme Court, yan yung pinakamataas na hukuman at siya lang ang makakapagsabi na final and executory na nga yung desisyon tungkol sa trademark application or trademark certificate ng Tape Incorporated kung talagang cancelado na officially. So, pero yan, doon lang sa merchandise ha. So, pupunta tayo doon sa ano, trademark application duly approved by the IPO office. Yung trademark na may kinalaman sa entertainment for television ni Joey De Leon na aprobado na. Okay, sabi nila, eh bakit aapila pa, eh aprobado na. Okay, pwede pa bang mag-apila ang Tape Incorporated dito? Kagaya nga ng aking paliwanag dito sa proseso. Okay, maalog yung aking camera. Ang lakas ng hangin dito sa amin. So, may proseso kasi yan na dapat sundin ang lahat ng partido in any case na isinasampas sa quasi-judicial body, sa
sa mga hukuman, may kanya-kanyang proseso yan. Pero in the case of IPO, ang isang trademark application na duly approved na dumaan na sa publication period at hindi ka naman nag-oppose ay natatanggal lang na ng karapatan na iproseso yung apila ng losing party. Na uulitin natin, no? So kasi pag nag-apply ka ng application for a trademark, gaya nga dun sa sinabi ko sa previous episode, ito ay dadaan sa mga kamay ng trademark examiner. Yung trademark examiner, i-endorso yan favorably kung walang pagkukulang sa mga requirements, no, for approval of publication. So ipapublish yan sa isang newspaper, national newspaper. And in this case, yung sa e-gazette ng Intellectual Property Office, yan yung kanilang pinaka nagsisilbing isang newspaper. So electronic yan, no, yung publication. Ang purpose ng publication is to notify or to inform the whole world that Joey De Leon has filed an application for a trademark ng Itbulaga. During that publication period, ilang araw yan, ilang linggo na ipinapublish, ay kung sino man ang nag-aakala na sila ay may karapatan doon sa trademark na Itbulaga for entertainment purposes, ay pwedeng kumontra, no? Hadlangan, no, ipatigil ang application ni Joey De Leon. So that is the essence of due process. May notice, no, may information sa publiko para kontrahin kung ikaw ay may karapatan. Kaso after the publication period ng IPO, wala naman pong kumontra, wala naman pong humadlang, at wala namang gustong magpahinto sa application ni Joey De Leon. So pag ganun ang nangyari, i-re-recommend yan for approval doon sa Bureau of sa Trademark Bureau ng Intellectual Property Office. And then the issuance of the certificate will follow. Pero yung certificate of registration ng trademark, yan hindi naman agad-agad yan na ilalabas ng trademark office. Kasi may proseso din yan. So, hindi porket sinabi ko approve na ngayon, in principle, in accordance with law, ilalabas ko pa siya. Siyempre, may proseso yan. Diba? May mga stages siya. Yung sa akin, nung nag-file ako ng trademark certificate after the publication, hindi naman the following day in issue. 1 month ang tinagal. But according to some other lawyers, minsan sila nga daw 2 buwan o 3 buwan bago lumabas yung certificate after the approval of the trademark. So dito, na-approvean yung kay Joey De Leon, di ba? So after the approval, biglang pumasok yung Tape Incorporated at sinasabi niya nga na nag-oopo siya, kinokontra niya, gusto niyang pigilan yung pag-issue ng Certificate of Registration of Itbulaga Trademark ni Joey De Leon. Kaso, ito ang problema. Nag-file sila ng opposition outside of the period of publication, outside of the publication period. Ang sinasabi po ng rules and regulations ng IPO, kung gusto mong kumontra sa isang application for a trademark, ay dapat ito yung gawin during the publication period. Kapag ikaw ay hindi kumontra dyan, ay ang tagal-tagal na pinablish yan, ibig sabihin, wala kang interest dyan. At ibig sabihin, tutuloy na kami. Hindi naman habang buhay, papublish namin yan para lang sa'yo. Diba? So, pagkatapos nun, you will already lose your right to question the application of the trademark of Joey De Leon. So, ganun na nangyari sa Tape Incorporated. Nag-file siya ng opposition outside of the prescribed period. So, dinismiss. So, walang nangyari. So, ang sabi nila, magfa-file daw sila ng appeal. So, pag nag-file kasi ng apila ang isang losing party, it must be filed. The appeal must be filed within the reglementary period. If you will not file your appeal within the reglementary period,
the appellate body will lose its jurisdiction. So, sarap pakinggan, di ba? So, dalawa issue natin dito. Ipapaliwanag ko. The right to appeal and jurisdiction. Ang sabi ng batas, the right to appeal is a statutory right which must be complied with strictly, no, within the reglementary period. If you will not be able to avail this special privilege, then the party will lose its right and the appellate body will lose its jurisdiction. The right to appeal is a statutory right. Hindi ang constitutional right, ha? It is a statutory right, a mere privilege that you must avail within the reglementary period. So, pag hindi mo in-avail yan within that particular period, mawawala na yung privilege mo. Hindi mo na pwedeng questionin yung naging previous decision ng, in this case, ng adjudicator or the Bureau of Legal Affairs or the Trademark Office in the approval of the application for a trademark. So, kasi yung right to appeal, no, it is an indispensable interdiction, no, for those who are taking advantage of this privilege, eh, kasi yan nagiging cause of unnecessary delays, no, delaying tactics kasi yan minsan ng other lawyers in other cases sa mga korte and other quasi-judicial bodies. Yan yung ginagawa nilang paraan para ma-delay yung pagtakbo o pag-usad ng mga kaso. So, ang ginagawa nila, although alam naman nila na wala na yung right to appeal, naglaho na, ay ginagamit pa din at habang tumagal ng tumagal yung proseso. But for myself, parang that is unfair. No, sumunod yung kabila sa lahat ng requirements, sumunod sa lahat ng proseso, tapos ikaw naman ngayon papasok at sasabihin mo may right ka ba to appeal. So, ibig sabihin, the right of appeal is limited. Hindi an absolute right. No? May requirements yan that you need to follow. Ngayon, pagdating naman doon sa, assuming na isang pa yung apila at ando doon na nga sa Bureau of Legal Affairs or nando doon na sa Director General Office ng Intellectual Property Office, can the appellate body, no, hear and decide the case? Parang hindi pa pwede. Bakit? Because sabi ko nga kanina, the appeal filed out of time or outside of the prescribed period or outside of the prescription will lose its power to hear and decide the case. Yun yung tinatawag na jurisdiction. No? Because jurisdiction is the power to hear and decide a case. Pag wala ka niyan, no, yung if ever that you will decide the case in the absence of jurisdiction, all the decisions, all the rulings that you have made, no, in that subject matter or in that issue is considered as null and void. It has no legal effect. If you will hear and decide the case in the absence of jurisdiction. Ayan, lumiwanag na after 10 minutes or 15 minutes of our discussion regarding the right to appeal and jurisdiction in the case of Joey De Leon at ng Tape Incorporated. Ito pong episode na to ay ayon sa mga healing ng aking mga subscribers, viewers na medyo naguguluhan lagi araw-araw. Bilib ako dito sa Tito Vic and Joey, ang daming ano talaga followers, mahirap kalaban to. Ang daming followers, ang daming fans, no? Yeah. Kasi itong TBJ institution na to eh, no? Eh, high school pa lang ako dito. Graduating ako ng high school nung ano to eh. Pinanonood ko din sila sa television dahil ito ay nagsisilbi sa aming mga mag-aaral during that time hanggang kolehiyo. Isang stress reliever, no? Habang ikaw ay nagre-review, gusto mo magpahinga, punta ka doon sa television, no? Panoorin mo yung Tito Vic and Joey. Medyo nawawala yung stress lalo na pag malaki malapit-lapit na yung examination sa ating kolehiyo nung araw. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod si Attorney Rene Bueno. Hanggang sa susunod.
na episode. Maraming salamat po sa inyong lahat.